i-share ko sa inyo ngayon ay based on my knowledge and my experience about indofil yarn and poly cotton yarn. In terms of texture, lahat naman ang na-encounter ko na indofil yarns ay meron soft at meron din namang magaspang. Kapag bibili tayo ng mga yarns na indofil, pwede tayong magtanong sa mga sellers natin kung soft ba yung indofil nila. Ang poly cotton yarn, soft din siya at hindi siya magaspang. Ang karaniwang tinatanong ng mga nagsisimula pa lang sa pagko-crochet kung mahimulmul ba ang indofil, may pagkahimulmul talaga siya kaya mas maganda kung ang mabibili nyo ay yung soft. May iba't iba kasing klase, may soft siya, tapos may mahimulmol, meron din namang hindi gaano mahimulmol. Ang poly cotton yarn naman, hindi siya mahimulmol. Based sa experience ko, sa katagalan naghihimulmol na rin siya. Later, may mga sample ako ng mga tops natin using indofil and poly cotton yarn. And in terms of strand naman, kagaya nitong indofil. Ang indofil yarn, meron siyang 4 strand o 4 ply. And then si poly cotton yarn ay meron ding 4 ply. Yung yellow one, poly cotton siya. And then yung rust brown ay indofil yarn. Makikita natin dito na mas makapal ang indofil kaysa sa poly cotton. May ibang mga sellers na nagko-customize kung ilang strand or ply yung gusto ninyo na ipagawa. Kung mapapansin natin, mas malaki yung pagka-cake ni indofil kaysa kay poly cotton yarn. Kahit same lang sila ng grams. Pero ito, nabawasan na rin siya ng konti. Nagamit ko na rin siya. Mas magaan din si indofil. Kahit mas malaki yung cake niya, mas magaan si indofil kaysa kay poly cotton. Kasi itong si poly cotton, composed of cotton nga. Kaya may pagka, medyo mabigat siya kaysa kay indo. Mas mabigat ito kaysa kay indo. Although si indo, mas malaki. Si indofil. May pagka-shiny din itong si poly cotton. Compare mo kay indofil. Mas shiny to. Pero lately, may mga shiny indofil yarns din na mabibili na ngayon sa mga sellers. In the future, parang gusto ko rin siyang i-review. Compare dito sa indofil natin ngayon. Hindi to shiny. Pero in the future, sana makabili tayo para ma-review natin. Ito yung mga samples ng mga tops natin. Ang ginamit ko dito, indofil yarn. And then dito ay poly cotton yarn. Yung mga design nila, galing din sa YouTube. Hindi ko sila sariling design. Ang ginamit ko dito ay indofil. Mas malaki yung mga... mas kitang-kita yung texture dito ng indofil. Using rib stitch. Double pull to. Double pull na indofil. And then ito, poly cotton. Poly cotton yan. Double pull din ang ginamit ko sa kanya. Masasabi ko na mas stretchable si indofil dito sa tops na to. Kaysa kay poly cotton. Nalabhan ko na to, pero ito hindi pa. Ito nalabhan ko na. Okay naman, hindi naman siya... Naghimulmul siya, pero hindi naman ganun kahimulmul. Minimal lang. Pero itong isa, hindi ko pa ito nalalabhan. At kapag suot na ang mga ito, mas mainit sa katawan ng indofil yarn kesa sa poly cotton yarn. Pero mas lightweight isuot ang yari sa indofil yarn.
So, ayan. Thank you po for watching. And don't forget to subscribe.